years ago, siguro pipiliin ko yung journey niya. Na sana mas bata ako nung nakita ko yung ganitong klase ng business, no? So, this person deserves a million clap. And I am pleased to introduce the youngest millionaire maker ng IM Worldwide. Let's give it up for Mr. Marlon Santos. Palabanan naman natin ang top 3 earner ng IM Worldwide. So, kilala mo na ulit ako, my name is Marlon Santos. Okay lang makita yung kamay ng mga first time mo matin ng training. Taas ko yung kamay. O, palabanan naman natin mga first time. Welcome sa company natin. Ang ginagawa po natin ngayon is training. Every Monday, Tuesday, Thursday, and Saturday po tayo may training every 8 PM. So I'm your speaker for this week. So I hope marami po kayo matutunan. Actually, this is my first time, so medyo kinakabahan pa ako. So please, help niyo po ako. Okay, saan naniniwala po ako ang buhay ng seminar, ang buhay ng training na katepede sa mga willingness ng mga tao kung sumakitin. Okay? So ano ba yung topic natin ngayon? Ayan, hindi na po ba? How to invite? Bakit po kailangan natin itong pag-aralan? Sa tingin nyo po, bakit? Kasi, may tao. Ito nga. Ano nga, tayo muna nga po lahat. Ang pawala lang ng nervous. Ayan, tayo po lahat. Tapos, taas po yung mga kamay. Tapos, shake po natin. Ayan, pagpagising. Ayan. Tapos, pakitabi po yung nasa katabi mo. Ayan. So nakakatuwa po kasi marami tayong mga bagong members po ngayon. Actually, kanina na nag-discussan, yung mga students naman from MPC, palakpakan naman. So, welcome sa company natin, IM Worldwide. Of course, actually, itong hilera na to, puro mga 18 and 20, except kailangan. O, puro 18 and 20 to, mga estudyante, palakpakan naman natin mga kapatid. So my name is Marlon Santos. I'm doing this kind of industry. Santos, I'm 21 years old, and nag-start po ako sa ganitong industry way back 2011. So for my achievement sa ganitong negosyo, na-invite po ako sa ganitong industry, 4th year high school. Okay, may mga high school student po ba dito? Ayan. Ayan. So nag-start po ako dito, 4th year high school. Tapos, ang nag-invite sa akin dito, brother ko. So yung kuya ko, ano lang siya, parang member lang, more on product lang. Tapos ako yung ma-attend ng mga IBPs, mga trainings, hanggang sa natutunan ko yung negosyo. Tapos yung invite ako dito, ano lang, nakita ko marami mga nagkaroon ng resulta. So naiingit lang po ako. Sino dito naiingit sa resulta ng mga tao pinapakita sa slide? Nakakalaway, no? Sports car, 100,000. So okay, okay mga galala. Lahat po kami ganun lang, naiingit lang din po kami. Sabi ko, kung nagawa nila, kaya ko din. So, ang ginawa ko po, talaga nagdaan ako sa maraming trainings katulad nyo. Kaya good for you kung nag-attend ka ng training. Ibig sabihin, mapunta ka doon sa napuntahan ng mga tao naging successful sa ganitong industry. So, nabugbog ako sa mga trainings. Gabi-gabi na puyat ako. Pero worth it naman po lahat. Kasi sa ganitong negosyo, dito ko nagkaroon ng tatlong brand new cars. Ayan. So, ito po yung first car ko. Binigay ko sa parents ko. Second car ko ngayon is Honda City. Then, ang third car ko yung Chevrolet Camaro. Okay. Pero, sa Grand Launch, ayan, next slide natin, nagkasahapin po kasi kami kanina ng TFL4. Ayan. Ayan. Baka pwede tayong tulungan ng ano natin, staff natin. For, ano, baka siguro dahil sa board. Oo, yung board ko kasi hindi nangyari sa nag-event kami yun eh. Hindi po nag-relo. Hindi nag-relo. Yung iPad. Hiram na lang po ng board na ganito.
ay mentor ni or mentor din si Mama Sir. Ayan. Paano ko pa ginawa yung negosyo? Siyempre, nag-attend po ko ng maraming trainings. Bakit po natin inaaral yung negosyo? Bakit? Kasi po, wala po naging successful sa isang profession na hindi niya po pinag-aralan ng mabuti. Sample po, si Manny Pacquiao, hindi po siya magiging magaling na boxer kung hindi po siya nagdaan sa matindihang training. Okay, kung ikaw gusto mo maging magaling na singer, kailangan magdaan ka rin sa matinding training. Okay, para ma-master mo. Sample, doktor. Diba? Para maging doktor ka, ilang years po para maging doktor? At least 10 years, ha? Sa college, tama ba? Pagmamasteral pa yan, diba? Kuha na special, kung ano yung gusto niyang specialty niya, diba? So, kumbaga, para sa ginagawa nating negosyo, yung kailangan talaga natin siya aralin ng mabuti. Hindi niyo po tatandaan, lahat ng bagay nag-start sa mindset. Okay? Lahat ng bagay na makikita mo ngayon nag-start sa mindset. So ngayon, ano ba yung five proper mindset pag nag-start ka sa ganitong negosyo? Lalo na pag nag-i-invite ka na. Bakit importante inviting? Kasi three basic foundation na ginagawa natin sa pag-network. Ano po yung una? Yung una po, actually triangle yan. Ang pinaka nasa top is inviting. Yan yung pinaka, kumbaga parang you need to, pinaka basic. Pinaka-foundation ng network. Network kasi, ibig sabihin, group of people. Okay? So you have to network for you to have a net worth. Okay po? So ngayon, invite yung unang-unang kailangan mong ma-master sa ganitong negosyo para magkaroon ka ng grupo, para magkaroon ka ng network. Ngayon, after nyan, you need to know how to present. Alam ko lahat tayo marunong magsalita. Tama? Pero, kailangan alam mo kung paano i-present yung negosyo. Okay? And then after is kailangan mo matutong mag-train din. Yung ginagawa po namin, yung ginagawa ng mga upline nyo or mentoring, kailangan nyo po matutunan yan. Yan po yung cycle nung ginagawa natin sa business natin. Okay? So ito yung pinaka-importante sa lahat. Limbawa, na-injan ka, ano po yung kailangan natin gawin? Mag-invite. Malungkot ka, wala kang check, ano po kailangan gawin? Mag-invite. Halimbawa, bad trip ka kasi ka-team mo hindi mo kasundo, yung downline mo hindi mo kasundo, ano kailangan mo gawin? Invite. Yan yung pinaka-foundation sa lahat. Kailangan mo lang mag-invite. Okay, invite ka lang ng invite. Para example, ganito siya. Meron kang baka. Baka po yan, ha? Baka yan. Ngayon, yung baka niya nakapag-produce ng isang bote ng milk sa loob ng isang araw. Ngayon, gusto mo, kulang sa isang bote ng milk at sinusuplay mo at least 10. So, ano kailangan mong gawin? Yung iba, gagawin kapag hindi alam yung mindset na numbers game, ang gagawin po, ipigayin yan. Kailangan mong pag-produce ka na sa buka, pwede isa lang. So, ano na lalabas doon? Dugo na, wala na. Diba? So, anong kailangan natin gawin? Kung gusto mo ng 10 gat, baka ko 10 bat, yun. Sampung poti ka ng gatas, kailangan mo na dagdagan ng siyam. Diba parang sinagawa natin, limbawa maliit ang cheque mo kasi maliit pa yung grupo mo. Diba anong kailangan mong gawin? Dagdagan. Hindi kayo, meeting tayo. Bakit kayong mahataw? Maliit ang production mo. Pwede mong gano'n? Hindi, kasi hindi mo naman sila employee. Ano mo kailangan mong gawin? Magdagdag ka. Ang point mag-invite ka ulit. Kaya napaka-basic talaga dito, kailangan mag-invite. Kaya palagpakan natin yung mga best inviter ngayong araw. Dahil dyan, may-enjoy kayo, Choco Barley. San sa shade. Ay mag-aaral tayo ng mga awards sa mga, kaya may nagpapalista sa baba pag may-invite kayo. Sulat nyo doon kasi meron pong libre kotse yun pagka best inviter ka per week. May mga incentive din. So kailangan po matutunan natin yung ganitong principle that this business is a numbers game business. Okay? The more na marami ka naaluhan na tao, the more na marami ka nakausap, the more na marami yung chance na magkaroon ka ng piliin. Okay? Kapaligtaran nun, kapag konti lang yung nakausap mo, konti lang din yung chance na magkaroon ka ng pain. Magkaroon ka ng grupo, tama? So, ano yung unang-unang kailangan mong tandaan? Be ready for rejections. Okay? Remove the fear of rejections. Pero nakatulong yun. yung mga tao na nag-join dito, ang unang-unang kinakatakot, ayokong ma-reject. Okay? Dito po sa negosyo na to, ito po ay rejection business. Okay? Normal po na maraming tao magre-reject sa'yo kasi hindi naman po lahat ng tao is para yumaman, para umasenso. Do you agree? Yes.
Kasi pag lahat po ng tao sa mundo yayaman, sino po yung magtatanim ng palay natin? Pwede pa rin naka-Rolex ka, tanim ka ng palay mo. Magagas, ganda ng kotse mo, ikaw nagagas. Di ba? So kapag may mga tao maayaw sa'yo, alam mo na kung ano magiging sila. Okay? So dito, sa negosyo na to, tanggalin nyo, remove nyo yung, ano, yung fear of rejection. Bakit? Kasi kahit wala ka po sa ganitong industriya, nare-reject ka rin po sa labas. Do you agree? Di ba kung may friend ka, inaalukan mo ng pizza, ayoko niyan sis, di ba? Padre, pa-party naman ito. Ganun ka ba? Hindi, di ba? Pag ayaw niya, ibig sabihin, ayaw niya sino offer mo. Parang salimbawa, negosyo. Nag-invite ka, in-reject ka ng friend mo. Hindi sa ayaw niya sa'yo. Ayaw niya sa in-offer mo. Okay? So hindi mo yun kasalanan. Kapag kami mga gano'n, normal lang po yun. Kailangan, you have to put in your mind, ano pong sabi? No drama, business only. Kasi negosyo po ito, hindi tayo binabayaran sa pagiging magaling nating umarte. Kasi ang binabayaran po sa pag-aarte, sino po? Artista. So dito, negosyate po tayo dito. So kapag ikaw na-reject siya, na-reject ka, na-injan ka, huwag mong personalin. Okay lang po ba yun? Kailangan maging Batman ka dito. Alam niyo po yung Batman? Batot man hit. Okay? So kailangan maging Batman ka dito. Kapag merong nakipag-set na appointment, patulad nung Sunday, may nakapag-set na appointment, alam mo yun, nandun ka na sa venue, tsaka ika-cancel, bad trip talaga, di ba? Alam mo yun, nakaporma ka na, excited ka, may business talk ka, tapos even kami po, na-experience namin yun. Pero, kailangan dito, Batman ka lang, kailangan tanggalin mo yung drama. Okay? So, number one, kailangan mo alisin yung fear of rejection. Kasi kahit wala ka po sa ganitong negosyo, nare-reject ka na po sa labas. Okay? So, next is, it's always a no if you want, ask. So kapag hindi ka nagtanong, halimbawa invited mo siya, invited ko ba yun? Baka mayaman na eh. Baka hindi niya na ito kailangan. Puro baka. Why not? I-try mo lang. Diba? If you don't ask, the answer is always a no. So kailangan, huwag ka matatakot na mag-ask. If you want to know the answer, just ask. Diba? Tita, baka kailangan mo ng negosyo, baka naghahanap ka, meron akong alam. Magtanong ka lang. Then kung ayaw niya, okay lang, back to number one. Diba? No drama, peace only. Next ka lang, okay? Sa pag-i-invite, meron po tayong tinatawag na SW4. Okay, ito lagi nyo lang tatandaan. Ano yung SW4? Stands for some will join, some will not, so what? Someone is waiting, next. Okay, SW4, next. Halimbawa po, pumapara ka ng taxi. Sino po nakasakay na ng taxi? Nakakita na po ng taxi. Okay. So, halimbawa, may dumaan na taxi, pumara ka, hindi ka binabaan. Anong gagawin mo? Maglulupasay ka ba sa kalsada? Matatadrogs ka ba doon? Bad trip pa, di ba? Hindi. So, anong alam mo? Kasi meron pa ang susunod na? Mas jeep na lang. Di ba? Jeep. Okay, sa jeep, pumara ka, hindi ka bigyan. Magwawala ka ba? Hindi. Kasi alam mo, may susunod pa na? Jeep. Parang ganito lang sa negosyo ginagawa natin. Nag-invite ka, ayaw, next lang. Kasi alam mo, may susunod. Tama? So parang ganun lang po lagi. Some will join, some will not, so what? Someone is waiting, next. Ang hirap po sa atin yung iba, talagang pinipilit ng pinipilit, mag-join ka na, di ba? So nakakalimutan mo na marami pang tao na pwede mo pang kausapin na possible yun, madaling kausap. Diba? Madaling, kumbaga mapapa-join mo kasi siya mismo interesado na. Kaso, naubos yung time mo, kakaintay sa isang prospect na mag-join siya. Nakaka-relate? Yes. Diba? So, ganun lang po yan. SW for next. Then, pangatlo po, numbers game. Pakisabi po, numbers game. Numbers game. So, nabanggit ko na po kanina, the more na marami kang invite araw-araw, the more na marami kang kinakausap, the more na marami kang time na nilalaan sa negosyo natin, the more na malaki yung chance na mag-succeed ka sa negosyo. Okay? So, ganun na po yan. There is a process and you have to master the process. Okay? So, lagi ko po itong sinasabi, even sa mga leaders ko, that always look for the process, not for the result. Okay? Focus on the process, not on the result. Yun yung lagi ko sinasabi sa kanila. Bakit? Kasi yung mga resulta po na nakikita nyo ngayon is bunga yan ng mga proseso na ginagawa. Okay, example, maraming tao gustong makatikim ng cake or gustong kumain ng cake, tama? Pero iilan lang ang gustong matutong mag-bake ng cake. Diba? Maraming gustong kumain pero hindi iilan lang ang gustong matutong mag-luto.
Pero kung ikaw, inaral mo kung ano yung proseso ng pagluluto. Kahit wala, kahit gutom ka, di ba alam mo yung proseso, makakapag-produce ka na makakapag-produce. Bakit kasi alam mo yung process. But same sa ginagawa nating business. Diba? Ang ginagawa nating business, karamihan naman dito mga members na, diba? Sa previous company, kung ano yung ginagawa namin doon, yun lang din yung ginawa namin dito. So, same process, ano nangyari? Same result. Nag-six digits doon, nag-six digits din dito. Yes. Diba? So, ganun lang din yung gagawin mo. You need to focus yourself kung paano ba yung proseso, paano nagpapalaki ng group. You have to focus doon, huwag sa resulta. Okay? Kasi ang resulta, to follow siya. So, yun. And then four is sense of urgency. Bawal po sa negosyo na to yung mabagal. Okay? Kailangan pag-join na pag-join mo at nakita mo yung kitaan. Nakita mo ano yung mangyayari. Huwag mo nang patagalin. I-share mo na siya. Okay? Siyempre, you need to study, attend training. Siyempre, para at least tama pa rin ginagawa mo. Pero huwag mo nang patagalin. Diba? Aralin mo na mabilis yung negosyo. Para mabilis mo rin siya, matututunan, mabilis ka rin kikita sa negosyo po natin. Kailangan mabilis ka. Bakit? Dito sa negosyo na to possible, yung kaibigan mo, may invite ng ibang group. May invite ng ibang team. Tama na nangyayari? Yes. O, isa dito nga na. O, pati mo kasi ko in-invite. O, wala. Nasa protocol. Kung sino nag-invite, sa kanya mo pupunta. So, sayang. Di ba? So, sabi nga nila, ang mundo sa malaking, maraming, maagawan ka. Tama? O, kaya pagka ganun, tandaan mo lang yon. Kailangan mabilis ka sa negosyo na to. Halimbawa, na-invite ka ngayon, aralin mo yung negosyo. Mag-invite ka na bukas, hindi naman ikaw yung mag-present. Aralin mo lang kung paano tama mag-invite. Tamang-tama, natutunan mo na. So ngayon, ganun lang siya kabilis. Ganun lang siya kadali. Be creative. Have your own script. Mas maganda po pa nag-invite ka, alam mo na kung ano yung sasabihin mo. May script ka na on your mind. Ano yung sasabihin mo pa nag-invite ka para hindi ka na yung alam mo yun, naglalag ka. Parang ano, parang hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. So malata kasi yun ng tao. Kaya dapat bago mo kausapin yung tao, ready ka na. Nakapag-practice ka na. Diba? Diba ako sa salamin, practicing mo na sarili mo sa salamin, invite-in mo na. Diba? Parang ganun po. So yan yung five proper mindsets bago po tayo mag-start. Next natin, yeah. Immediate goals after joining. Ano ba yung mga dapat na kailangan mong matutunan agad sa negosyo na to. First is, kailangan na i-discuss na po sa inyo yung manual. Okay? Sino po dito, na pakinggan na yung manual or may na-discuss sa kanya yung manual? Taas po yung kamay. Yan, daming acne. Ayan, tama po yung manual. So, karamihan na hindi nagtaas, hindi pa alam yung manual. Okay, para sa alam, para po sa alaman nila, yung manual po, pagka-join ng tao, yun po yung unang-unang i-discuss. Okay? Kasi dito sa manual, nandito yung do's and don'ts as a member. Paano yung proper na pag-invite, paano yung tamang pag-set ng appointment. Kaya napaka-importante, halimbawa may bago ka ng join, i-discuss mo na yung manual. Okay? Ganito lang ang mindset natin. We teach you guys not just to learn. Okay? Hindi ka lang tinuturuan namin para matuto ka. We teach you for you to learn how to teach. Okay? So yung tinuturo po namin dito, tinuturo ng mentor nyo, is kayo na rin po yung kailangan, lalo na yung manual. Very basic po niyan. After may discuss sa'yo to, at nag-invite ka na, nag-sign up yung invite mo, ikaw na yung mag-discuss niyan sa kanila. So don't worry kasi yung manual, madadaanan natin mamaya yan sa training. Okay? And then, ano pa yung mga kailangan mong goals after mo mag-join? Attend? IDPs. Ano ibig sabihin po na IDP? I am business presentation. So nakatuwa kasi yung one of my directed, si Paul, halos na perfect niya na. Day 1 hanggang day 4, yung lahat ng nag-IBP, napakinggan na si Mentor Patsy, si Mentor Jonathan, ako, Mentor Mee, napakinggan na din. So halos kumpleto na. Yun yung sinasabi nung speaker natin last week, na dito sa negosyo na to, pakinggan mo lang ng pakinggan yung mga iba't ibang speaker. Tama? May matututunan ka sa way ng pagpe-present nila kasi iba-iba ng way ng pagpe-present. So ngayon, parang kumakain ka lang ng isda. Sa isda po, ang kinakain po yung laman, yung tinik, nilalaga, tinatapon. Tama? So halimbawa, may nakita kang maganda sa sinabi ng speaker, absorb mo lang. Nasa tingin mo, kaya mo ma-apply. Pag may nakita kang hindi naman applicable sa'yo, tapon mo lang. Ngayon, yung skills ng nagpe-present ng Monday, diba, ng Wednesday, ng Friday, ng Saturday, plus yung sarili mo pang skills na paano present yung negosyo. Sino magpinakamagaling mag-present sa inyong lahat?
Ikaw. Kasi pinagsama-sama ko plus yung sarili mong diskarte sa pagpe-present ng negosyo. Kaya napaka-importante po umattend kayo ng IBP. Ang kagandahan dito, sa mga nag-attend ng IBP, for sure makaka-relate kayo dito. Kada umattend kayo ng IBP, may mga bago kayo natututunan. Tama po? Yes. Diba, hindi ko yun na, ano, hindi ko naiintindihan yung last time, ha? Tapos natatandaan mo. Mas lalo ngayon lumalalim yung foundation mo sa negosyo. Which is, sa negosyo pong ginagawa natin, talagang kailangan mong laliman ang foundation mo sa ganitong business. Just like building. Halimbawa po, sa building, di ba sa building, ano po yung unang pong tinatayo or unang ginagawa? Yung foundation, yung lalim na pagtatayuan ng building. Kasi po, ganito lang siya kasimple. Kung gano'n daw pong kalalim yung, kung gano'n daw pong kataas yung itatayong building, dapat gano'n din kalalim yung foundation niya. Hindi kasi pwede na ito yung building, tapos yung, ito yung building, tapos ito yung foundation, sobrang baba lang. Pag nangyari dyan, ano mangyari? Pag nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng lindol, gugubo siya. Tama? So, ang kailangan mong gawin sa negosyong ginagawa natin, itong foundation mo, ito yung representation na knowledge mo, skills mo sa ginagawa natin business, tsaka yung reason mo ba't mo itong ginagawa, yun yung foundation mo. Habang kinukuha mo yung pangarap mo, yung napakataas na pangarap mo, di ba? Kapag may dumating ng mga rejection, hirap, pagod, di ba? Hindi ka basta-basta, susuko o matutumba. Tama, kasi alam na alam mo 101% yayaman ka sa negosyo ginagawa mo. Yes. Di ba? Alam na alam mo na magagawa mo yung negosyo kasi pinalalim mo yung foundation. Okay? Sa negosyo na to. Kaya napaka-importante po na talagang inaaral natin yung business. Yan lang. Yan. Kasi ano nagbigay nito si... Yun. Epic to ah. Eh, yan, napaka-epic naman. Yan. Okay. So, marker na lang na, the whiteboard. Yan. Pakiabot na ako. Grabe, no? Okay, babawi ako. Next week pa naman ako, baka wala kang matin. Pangit ng speaker. Oo, baka wala kang matin, ha? Ayan. So, ayan. Sana tayo? IBP. Attend po kayo yan kasi marami po kayo matutunan mas lalong lalalim yung foundation nyo. Pag may mga taong nagme-negative sa'yo, sabihin sa'yo, hindi totoo yan, naniniwala ka dyan, nagpa-auto ka lang dyan. Hindi ka basta-basta magpapadala sa kanila. Bakit? Kasi ikaw mismo, ang lalim na ng foundation sa ginagawa mo. Alam na alam mo na. Para sample po, 1 plus 1. Ano po sagot? 2. 2? Sigurado po kayo? Tutuwan-tuwan ng barel. 1 plus 1. Ano sagot? 2. Hindi magiging 3. Bakit? Kasi alam na alam mo yung ano matawag doon? Addition. Diba alam mo yung system ng addition, multiplication, ganyan alam mo. Diba kahit iba't ibang school pa tayo pinanggalingan, kahit iba-iba pang apply pinanggalingan mo kapag alam mo yung proseso at alam mo kung ano talaga yung tamang sagot, hindi ka humaga matatakot na gawin. Tama po o sabihin kung ano yung totoo. Tama sa ginagawa natin business. So, ayun po siya. And then, kailangan din gawin mo po yung shadowings. Familiar po sa shadowing? O, ibang term dyan, namimiso. Okay? Halimbawa, meron kang upline or meron kang crossline. Gusto mong mag-ayon paano siya mag-present kung paano niya ginagawin ni Kosho. Ano po kailangan gawin? Diba? Text mo lang siya, chat mo lang siya. Mentor, pwede po ba ako sa inyo makishadow? Diba? Mababait naman yung mga team big time eh. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Oo, pag hindi yan mabait, ibang group yan. Ibang company yan. Ayan, so dito, ano lang, pag halimbawa sa baba, di ba may mga table sa baba? Pwede ka naman doon kabila, kuha ka ng sampuan, kinig ka lang. Ganun po kami natuto, nakikinig lang po kami. Hindi po ako dito, pag pupunta sa office, huwag ka lang basta tumambay lang, naghihintay ka lang ng training. Di ba may mga ganun, ubos yung oras mo, make your time productive. Okay, pwede ka mag-shadowing. Halimbawa, may mga talks, may ganyan, ask ka lang kung pwede kang sumama. Okay? So, para at least, makikita mo kung paano sila nag-conversation, paano yung kinakausap, para mas lalo matutunan yung negosyo. And then, kailangan mong may goal ka din dito, sino po dito may prospect list? Ayan, napaka-importante na meron kang prospect list. Sa prospect list mo, i-divide mo lang doon kung sino yung sa tingin mo pang-associate, sino sa tingin mo yung pang- executive. Familiar po ba sa associate tsaka executive? Associate yun po yung mga 5-6, 11-2, 22. Tama? Yung exec, ano yung sumunod? Executive. Tama? Yun naman yung pang 44, pang 67, tsaka pang 112.
Ngayon, ilagay mo lang doon, ito pang associate, diba, ito, ganyan. Kasi gawin mo sa prospect list mo, invite mo to yung pang associate mo sa IBP. Every 4 p.m. seminar. Samahan mo lang siya, kinik lang tayo seminar. Pag dito naman, one-on-one presentation yan. Sa mga mentors mo or sa apply mo. Nag-gets po? Kasi pag franchisee, pang platinum diniscuss dito, 11-2, ay doon na lang ako, mas maliit. Diba? So, ay ganun po ba? Sayang naman. Diba? So, kailangan, i-divide mo din yung prospect mo. Sino yung pang-associate, sino yung pang-ano. Ngayon, gawa ka ng prospect list, ilagay mo doon yung pangalan, diba, ano yung background, tapos asan nakatira, ano yung contact number, para at least alam mo na yung details. Okay, ano yung trabaho niya. Gawa ka po ng ganun. Sa phone book mo, marami ka yan. Diba sa phone book mo, may kita mo kasi yung mga prospect mo, mga kamag-anak mo, mga tita mo. Ayan. And then, ayan, attend ka ng trainings. Tuwing kailan po trainings natin? Tuesday, Thursday, Saturday, every 8 p.m. Para mas lalo mo naman matutunan pa yung negosyo. Yan po yung mga goals mo dito. So dito, i-discuss po natin muna yung manual. Para at least alam din natin kung paano siya i-present. Ano ba yung purpose ng manual? To move or flow yung negosyo. For faster duplication, and then, kailangan ko ma-discuss right away. So, sa after ng discussion na to, if wala pa kayong kopya ng manual, ask po kayo, pa-airdrop kayo, or magpa-print na kayo niyan. Okay? Para maibigay nyo sa mga members nyo. So, ngayon, as I said, ang skill sa kailangan mo tutunan dito is paano ka mag-invite. Ngayon, before po tayo mag-start, okay, sa mga tips kung paano ka makapag-invite, meron pong dalawang klase ng market. Okay, may mga dalawang klase na pwede mong invite. Ano yung una? Warm market, and the same time, yung pangalawa, cold market. Pag sinabi po natin warm market, yan po yung mga kakilala. Mga kake. Okay? Kake, ka-textmate. Kaibigan. Ka-bashmate. Kalaro, ka-basketball. Diba? Ano po? Ka-Facebook. Ano pa yung mga kake? Kamag-anak. Diba? Kapitbahay. Lahat po ng warm yung ka-work. Ka-work, kalaguyo, okay, invite mo dito, yan, no? Lahat ng kake, pwede mo, lahat yan, warm market mo. Ang sabi, ano na may cold market? Yung cold market, yan po yung mga hindi mo kakilala. Possible na naputa mo lang ng flyers, sabihin mo ng business card, or nag-inquire sa'yo sa Facebook, yan naman yung cold market. Dito po sa atin, we encourage our member to focus muna sa warm market nila. Okay, kasi bakit warm market? Kasi sa warm market, yung trust po ng tao kakilala, yung trust po ng tao invite mo is already established. Tama? Kasi kumbaga nandun yung kakilala ko to, invite ako nito lulokohin, bakit kasi alam po kung saan bahay nito. Tama? Mga gano'n, di ba? So, warm market ka muna. Ngayon, dito po, ito po yung mga steps or mga pwede nyo po gawin para nag-invite po kayo. Sabi dito, invite 2 to 4 of your closest relatives, friends, colleagues. So dito, focus inviting your within your network kasi trust is already established. So dito, ito po yung sasabihin natin pag nag-i-invite po tayo. Dito, pag nag-i-invite ka, direct mo na agad yung business approach. Okay? One way na pag-i-invite is yung business approach. Pakisabi nga po, business approach. Business approach. Ano meron sa business approach? Pag sinabing business approach, direct to the point, business yung i-offer mo. Wala nang palilingoy. Okay? So, pwede mong ganito yung script mo. Ate, tita, book, sis, kung ano tawag ko sa kanya. Meron po akong nakita, meron po akong business. Or meron akong nakita magandang business. Basta we will start sa business. Okay? So, ano yung unang-unang mong sasabihin? Pwede mong sabihin doon, siyempre, pag nagtanong, anong negosyo? Tama po ba? Yun yung unang tatanong sa'yo, kahit ikaw naman, uy, business tayo. Ano yung unang magtatanong? Anong business? So, ano yung unang mong sasagot? Food cart business. Food cart franchise business or food business, food distributorship. Parang ganun. So, yun yung unang mong sasabihin. Pangalawa, pwede mo rin banggitin that our concept, which is the noodles, is PIFA registered. Para pandagdag ng credibility. Tama? Para inisipin niya, ay, hindi yan scam. Magandang company yan kasi member ng PIPA. Okay? Pangatlo na pwede mong sabihin, yung puhunan. Since alam mo naman na yung market mo is negosyo talaga yung offer mo sa kanya, at least sabihin mo naman, okay lang naman, maliit lang naman yung puhunan dito. Use the word maliit. Kasi pag sinabi mo yung maliit, pinapapaliit mo yung malalaking bagay. Tama? Maliit lang na may puhunan dito, 112,000 lang. Use the word lang. Okay? Tapos pwede mo na sabihin may 67.2, pwede mo na sabihin may 44, depende sa kausap mo. Diba? Para at least na-advise mo siya kung magkano yung puhunan. Para if ever na-set mo ng appointment
sa apply mo or sa mentor mo at na-discuss sa mentor mo na yung negosyo, possible na mag on the spot. Kasi aware siya sa puunan, tama? Pangatlo, pangapat na kailangan tingin lang is iset mo ng appointment. Yun yung pinaka-goal mo. Set ng appointment. Tapos, yun, inform mo yung mentor mo kung ano yung background ng tao na in-invite mo sa negosyo. Iba-iba, actually po, to tell you honestly, there's no perfect way of inviting. Okay, walang tama, walang mali. Ang pinaka-goal mo lang is makapag-invite ka, makapag-set ka ng appointment. Nagkakataon lang po, may mga bagay na effective talaga sa pag-invite. Meron kasing bagay na effective sa kanila, yung ganitong klase ng pag-invite. Meron naman ganito. So hindi natin masasabi kung ano yung pinaka-perfect talaga. Pinaka-bottom line lang dito, maraming ways kung paano ka makapag-invite, hindi ka maubusan. Diba? Kailangan mo lang gawin is mag-invite ka. So isa po sa una pong way ng pag-invite is business approach. Okay? Ano yung sumunod? Sumunod natin. Ayan. Pag-employee naman, pwede mo sabihin may racket or extra income sa mga student, part-time. Diba? Additional income. Huwag mo lang sasabihin job. Okay? Sa mga nagpo-post mo, huwag lang gawin job kasi hindi naman po tatrabaho talaga. So pwede mo sabihin part-time, additional income, extra income. Diba? So part-time business, pwede din. So, eto pa, consumer approach. Pangatlo na way ng pag-invite. So consumer approach, ang gagawin mo lang dyan, una, pwede mo silang gawing reseller. Benta mo ng mga produkto natin. Benta mo ng barley, diba? Tapos siya nalang bahala magpatong. Benta mo ng frozen goods. Ngayon, nagugustuhan yung produkto, tama? Ngayon, nagbebenta rin siya ng produkto. Pwede mo alokin bakit hindi ka nalang mag-join, mag-member ka, parang mura mo makuha yung produkto. So in that way, sabi niya, sige, interested ako, o sige, set kita ng appointment. Basta ang goal mo lang, pa nag-invite ka, invite lang. Iba yung invite sa explain. Okay? Hindi mo goal na i-present through phone, diba? Ang goal mo lang is may set mo ng appointment, may discuss mo siya. Okay, yung negosyo sa kanya. Para mas lalo niya maintindihan yung whole concept. So, ganyan mo lang, pwede mo siyang patry ng product, so yung consumer's approach. And at the same time, mas madali mo na siya mapapago kasi nga siya mismo na-experience niya na yung produkto. Okay? So, next natin is the four questions. Ayan. Quick start approach. Marami po eh. Next slide natin. Ayan. Dinagdag ko dito yung third party approach. Ano yung third party approach? Halimbawa may mga kalala kang mayaman, negosyante, mga taong with authority. Okay? Yung mga ganyang tao, pwede mong gamitin sa kanya yung third party approach. Paano third party approach? Indirect yung approach mo sa kanya. Halimbawa, ito. Halimbawa siya, tita ko. Hindi naman mukhang tita. Yung sample lang, si Chloe. Buddy. Si Buddy ay tita ko. Negosyante siya. Sabi ko, Tita Buddy. The next ko, pwede niyo po ba akong tulungan? Diba? Meron kasi kung nakitang business, eh kailangan ko po ng advice niyo. Pwede po ba ma-check niyo, since alam ko naman po kayo yung may alam sa negosyo. Diba? At mabati ka na po kayo sa business. Baka po pwede nyo akong tulungan, check nyo lang po kung okay po ba yung negosyo na kapasukin ko. Diba? Ano ba negosyo yan? Food business po eh, food car franchise. Aba, maganda yan. Oo nga po eh, kaya nga po, pwede po ba kayo maset ng appointment? Diba? Yung kaibigan ko po kasi nag-offer sa akin, nag-alok sa akin. So, hindi-text mo na yung atre mo. Meron na po kayo invite. The third party approach ko po. Diba? Tapos, habang dinidiscuss, diba? Ah, maganda. O nga po, diba, dita maganda? Diba? O, ngayon, siya'y nag-pay in. Dapat member ka na. Okay? Mag-pay in. Diba, sabi mo, o, maganda pala eh, pasok na tayo dyan. Diba? O, tita, naka-join na ako. Third party approach ka. Diba pwede, diba? Kasi hirap eh. Pag sinalok mo kasi tita, baka gusto mo lang business. Ay, mayroon commission to sa akin. Diba parang ganun? Pero pag third party approach, ginamit mo yung parang, diba syempre, influential siya. Sabihin mo, ikaw po kasi talagang, ay ano eh, alam na alam niyo po yung pag-business eh. Hindi ko po kasi, alam mo, parang ganun, alam po kayo po yung magaling dito eh. Diba? So ngayon, ayan, ganun lang, set mo lang. Pwede mong gawin yung third party approach, kung indirect approach, parang ganun siya. Sumunod is house party. Pwede ka magpaset ng, halimbawa, effective to sa mga province. Okay? Halimbawa sa province, yung mga kakapit ba, makakakilala? O pwede ko sabihin, uy, mga kay, ano, may mga kumare, ikaw sa naman yung pagka sa probinsya, chismisan, di ba? Diba? Nasa tindahan na. Uy, alam niyo ba, may business partners ako from Manila, pupunta pa dito. Nagpe-present sila ng business, food cart business. Baka interesado kayo, mura lang yung membership, tapos meron pang mga food, ganyan. Basta konting idea lang, di ba? So ngayon, talaga maganda yan. Ngayon, pwede mo i-set dun sa bahay nyo.
Huwag sa bahay nila. Kabahay nyo. Okay? So ngayon, pag sinet mo doon ng appointment, syempre mas maganda kung magpapag-good taste ka. Diba? Katiin mo yung shopping sa apat. May nakita akong ganun eh. Oo, sabi ko, pwede pala yung pag-good taste kami isa lang. Siya inapat niya, hinati niya at sigurang tulipin na ka. Parang mas marami makatikim. Tama, diba? Oo, oh, diba tipid? So ganun ginawa niya, tapos may mga choco party, yan, tikim-tikim sila, sabi ng produce, tapos may pre-present. Diba? Pwede mong gawin yung house party. Okay? Tapos, eto pa, pwede mo din gawin, text brigade. Sino po dito may cellphone? Lahat naman, diba? Sa cellphone mo may mga contact numbers. Familiar po kayo sa buy and sell na magazine? Meron pa ba nun? Yes. Buy and sell magazine, diba pa? Ang dami mga magazine, tapos may mga contact numbers. Ayun, ang ginagawa po namin before, meron kami pang text. Diba? Amazing morning. Ngayon ka lang. I'm Marlon Santos from I'm Worldwide. Parang gawa ka lang ng magandang malupit ang script mo. Na nag-offer ka ng business, ganitong puhunan, if interested sila, or kung may kakilala ka interesado, pwede mo i-refer sa akin. Parang ganon. So, iti-text brigade mo yun. Diba? Lalo na kung unlimited ka naman, sayang ni ano mo, na-expire lang, diba? Pwede mo gamitin yung text brigade. Kuha ka ng dyaryo, magazine, text brigade ka. Pero, as I said, ano yung mindset natin dito? Rejection is normal. Meron pa dyan magmumura sa'yo. Sino ka? Parang mo kayo ng number. Okay lang yun ha. Huwag nyo lang normal po yun. Okay? Huwag nyo na lang pansinin. At least, ano kayo? Nag-text brigade po kayo. Okay. And then, ito is yung pampang approach. Ito, ginagawa to ni Mentor Kat before. Ang ginagawa niya, halimbawa sa chat. Diba? Sa chat, wala lang siyang ma-invite pa. Pwede niya gagawin, chat niya yung online niyang friends. Hello! Iyo po! Huwag po gano'n. Diyan niyo ba negosyo yung offer mo? Iyo po, Jeje Montana. Huwag gano'n. So yung hello po, kumusta na? Diba? Yung kabatchmate mo. You can use sa form yung... Atin na natin ito. Ayan. Pwede mong i-use sa form. Pwede mong gawin sa pampang approach yung form. Ayan. Pag nag-invite ka using that approach. Okay. So, syempre, parang kamustahin mo muna. Uy, kamusta na pala? Diba, matagal na tayo hindi nakita. Ganyan-ganyan muna. Kamusta yung family mo? Kamusta yung mama mo? Yung kapatid mo? Diba? Hindi ka muna yung direct, ano, gusto mo ba mag-business? Hangit naman, ilang taon kayo hindi nag-chat, diba? Bigla mga kamusta, mag-alok lang ng negosyo. So, you can use this. So, form. Family muna. Kamusta yung family mo? Kamusta si tita? Sa graduate na ba si Bunso? Si ganito, ganyan, diba? Pwede mo muna, kunin mo muna yung loob niya. Okay? At the same time, pwede mo tanongin, oh, kamusta, nag-work ka na ba ngayon? Or nag-business ka? Ganon. So, kausapin mo lang. People like to talk about themselves. Tama? Kesa sa'yo. Diba? Wala siya magalong sa'yo. Anong meron ka? Gusto nila yung pinag-usapan yung sarili nila. May mga ganon. Okay? Then recreation, may pinagkakabalan mo. Nag-bibiller ka pa ba? Nagpa-basketball? O nagdodota ka pa rin ba? Ganyan, pinagkakabalan. Diba para at least alam mo kung saan mo siya approach? Anong oras ng schedule mo? Parang ganon. Diba? Tapos, syempre tinatanong mo siya. Syempre pag ikaw, conversation. Diba? Tanong ng tanong. Tapos ikaw sagot ng sagot. Diba ang tendency ikaw, magtatanong din sa kanya. O ikaw. Pag ikaw, doon na papasok yung message. Nangyari na siya dyan. O ikaw, ano naman ginagawa ko? Diba? Ito nga bro, nasa ano ako eh, nasa food cart franchise business ako eh. Nangangailangan ako ng mga business partners. Ang ganda kasi nung kitaan eh, nasa 5 to 10,000 weekly minimum. Marami nga akong nagtatanong sa akin na magusto mag-negosyo eh. Baka may kakilala ka. Diba? Third party approach mo. Siyempre, 5 to 10,000 per week, maliit, malaki. Maliit na yun. Malaki na yun. Malaki na yun, di ba? Additional income. Ano gagawin niya? O ako na lang. Di ba ako na lang? Pwede ba ako dyan? O, di ba? Nagkaroon ka ng market. Di ba? Third party approach mo, pwedeng ganun. Hindi muna direct ka na makikipag-usap. Okay? Pwede po ba yung form, isang sendan lang? Tapos yung family mo, pili na blog. Sige lang po yun. Pakisagot ha? Kasi kailangan ako yung invite eh. Hindi mo ganun. Di ba siyempre uti-unti. Una, pag same mode, ayaw mo muna mag-reply. Huwag yung feeling at lakas mo sa send na ganyan. Pakisend. Copy paste, no? Hindi ganun. So, actually marami pa. Sobrang dami pang way kung paano ka makapag-invite sa negosyo. Eh po yung mga ilang way kung paano ka makapag-invite sa warm. Basta ang tatandaan nyo lang po, ang pinaka-goal nyo po dito, as a member, ano po?
Set an appointment. Set appointment lang po. Ngayon, kung hindi ka pa marunong mag-present, ito po yung pinaka-tip ko. Kung ikaw, ang in-invite mo is kakilala mo, ka-close mo, pakausap mo sa iba. Okay? Pakausap mo sa iba kasi too much familiarity. Diba? Halimbawa siya, nag-invite siya, classmate niya, tapos siya nag-discuss. Weh, yun mo? Hindi makikinig. Hindi na lang mo pa kami dito. Sa school na lang, diniskasan mo. Diba? Pangit naman, diba? Halimbawa, kaibigan mo. Diba? Kabarkada mo, pinsan mo. Pagkakilala mo, mas maganda kung ibang tao yung mag-discuss. Para at least makinig siya kasi ibang tao to, ha. Too much familiarity, parang gano'n. Okay. Tapos, pag may cold market ka naman, ayun, yung cold market, dadaanan din natin yun. Yun naman yung mga hindi mo kakilala. Okay, pag cold market, pwede ikaw na mag-present yan. Practicean mo. Hindi ka na makakilala yan eh. Diba? Kahit pamali-mali yung discuss mo, kahit yung pairing, 5,000, hindi niya na makaintindihan yan eh. Mas importante yung negosyo eh, diba? So, okay lang yun. At least matuto ka. Kasi doon po kami nag-start. Sa cold market, discuss lang po kami. Practice lang. Kapag di nag-pay, okay lang. Diba? At least natuto ka. Diba? Lagi magtatanda lahat ng effort na binibigay mo sa negosyo po natin, lahat yan, bayad. It's either bayad in income or bayad in experience, bayad in learnings. Tama po? Yes. Okay. So, marami. Diba? Hindi ko alam kung paano nag-invite yung iba. Iba, nakikidnap approach, pero ano, hindi na effective eh. Uy, ano, may tidal chicks. Maganda, tapos papakusap sa apple mo. Diba? Pwede rin naman yun, ibang company ginagawa yun, pero sa atin, parang iniwasan na natin yung ganun. Sample, uy, may, ano tayo, Bible study tayo, matan kayo, ha? Tapos, mabala yung business natin. Oo, Matthew, ano, Galatians. Ayun pala yung Bible study. Hindi, diba? So, ayun po yung mga usual na effective pa sa pag-i-invite ng warm market. Next natin, ayan. Pwede yung pag-ano lang. Hindi, ano? Ayan. So, nawala sa slide yung cold market. Paano po tayo makapag-invite ng cold market? Cold market is hindi mo kakilala. So, marami din way kung paano ka makapag-invite ng mga tao hindi mo kakilala. Una-una, ano po? Una-unang way para makapag-invite ng cold market is through Facebook. Dito, sino po dito na-invite sa Facebook? Taas po ang kamay. Wow. Ante. Alam niyo po ba, di ba kung may dalawang website akong pasasalamatan sa buong buhay ko, sa karir ko, Facebook tsaka sulit.com. Dati, ayos dito na yun. Doon po ako nakakuha ng mga leaders and clients sa Facebook. Dito po sa Facebook, ang una-una lang natin kailangan gawin is kailangan po, okay, sino po dito may Facebook taas ang kamay? Ayan, siguro lahat ako may Facebook, di ba? Meron pa ba dito na ka-friendster? Okay, uso na yan na Facebook. Sa lahat po naman yung mga Facebook, unang-unang mong gawin, palitan mo yung profile pic mo. Bakit? Kasi curiosity eh. Paano sila makakurious sa'yo kung yung picture mo doon, nakubad ka, nakipag-inuman ka, di ba? Pili kayo medyo pang malupitan mong profile picture. Makikita mo din mo yung mga mentors, di ba? Yung mga kotse, mga ganyan, di ba? Kung wala kotse, tabi ka sa food cart, okay lang yun. Diba? Basta importante yung mukhang representative ka ng isang kumpanya. Tama? So, Facebook mo. Tapos, sa Facebook mo, iwasan mo na yung magpagpo-post po ng mga negative. Yung mga, di ba, may mga usual natin, nakakainis, ang sikip-sikip sa MRT. Diba? Eh, wala namang, kailan ba lumuwag yun? Okay. So, wala na yung mga negative. Kasi, syempre, ang tao ayaw lumapit sa taong negative. Lalo na kung ano na ngayon, negative na ngayon buhay niya, tapos negative pa yung nakikita niya, ayaw niya doon. Kasi doon nakikita sa post mo kung anong klase kang tao. Diba? Kaya mas maganda kung nagpo-post ka na sa Facebook, puro positive lang, puro yung mga, halimbawa, ATM, business presentation, one of my best partner, as congratulations to my business partner for his one-week check, mga ganon. Diba? Pwede mo i-post pang curious. Okay? So, bakit? Kasi dito sa Facebook, ang labanan nito, curiosity. Diba? So, sa Facebook, meron po yung ano, page. Familiar po kayo sa page. Okay? Pag nag-browse kayo ng Facebook, meron kayo tumikita mga sponsored. Okay? Mga sponsored, yung mga, alibawa, Nestle, Nido, mga ganon. So, may kita mo doon.
sa sponsor. Ngayon, kapag may page ka at binayaran mo na kahit 200 pesos, 300 pesos, makikita po yun doon. Ang maganda doon sa page boosting, kahit i-discussin na mentor nyo, meron yung targeting. May targeting doon. Halimbawa, ang target mong makakita ng page boost mo. Kasi hindi naman lahat makakakita doon. Kung sino lang yung target mo, halimbawa, nilagay mo lang dito is Marikina, makakakita lang ng sponsored ads mo, puro mga taga Marikina. Nagigets po, yun yung advantage kapag nagbabayad ka sa Facebook. Diba? Hindi siya yung kalat kahit sino na lang makakita. Kumbaga, ano siya, may muli lang ito, 23 to 30 years old na yung makakita ng ads mo. Diba? Kung mamimili ng edad. Tapos, ilagay doon ano yung mga interest din sa food business, sa ganyan, pwede mo ilagay yun doon. Okay? Tapos, pwede mo siyang itayaan, sugalan yung page mo yan para marami makakita, para marami ka ma-refer sa cold market. Okay? O kaya, mismo sa Facebook mo, mag-post ka lang sa mismong Facebook mo, yung mga kamag-anak mo, kakilala mo, pwede mo silang itag. Okay? Limbawa, tinag mo yung friend mo, may 1,000 na friends. Yung buong 1,000 yan, kahit hindi mo friend, makikita yung tinag mo sa kanya. Okay? So, pwede mong gawin yun sa Facebook, pero pwede ka magpaalam. Diba? Kasi mamaya, inano ka, binlock ka eh. Tanto ng pagkakulit eh. Diba? Ayaw ko man yan. Diba? Pwede mong sabihin, pwede po bakit nakita? Kasi may mga friends interesado para at least, makita, pag nakita nila, tulong mo na sa akin. Diba? Sa akin sila mag-inquire. Tapos syempre, pinag-inquire. O tita, yung tinag ko pala sa'yo, nakita nung friend mo, yung kamare mo, nag-join. Baka gusto mong sumali para sa itang komisyon. Ah, diba? Tapos totoo mo na siya. Pwede yun, okay? So, Facebook, marami pong nakukuha dyan. At same time, yung pampang-approach, pwede mong kunin sa Facebook. Nakita mo dun sino yung mga online. Okay? Ano pa yung pwede mong, sa old market, pwede mo lang gawin yung bigyan ng flyers. Okay? Pero pag bibigyan mo ng flyers, hindi parang nag-adil sa kanto-kanto lang, bigay ka lang ng bigay. Mas maganda, kung bago ka magbigay ng flyers, kausapin mo muna. Diba? Kung sabi mo muna, halimbawa, sa tindahan, diba? Dita, baka gusto mong dagdagan yung business mo. Ito yung flyers ko. Kontakin mo lang pag may kakilala ka na gusto mag-business. Pwede mo siyang gawin. Or kung may kakilala ka gumagamit ng product, diba? Pwede mong pwede mong pakwentan, tapos bigyan mo ng flyers or business card. Tapos, pwede mo rin gawin yung tarpaulin or sticker. Ayan. So, halimbawa, bili ka lang, invest ka lang sa tarpaulin, tapos tingnan mo kung saan doon yung area na maraming tao dumadaan. Okay? Pwede mo doon i-post yung tarpaulin, tapos lagyan mo ng contact number. Okay? Para pag may napadaan mo, yung nandala na business, pwede kong kontakin. Sino dito lang kukommute? Sa bus, mga ganyan. Ang ginagawa namin before, ayan, kami ni Mentor Ayan, mutis pa siya noon. Nagkaano kami yung sa mga upuan, balikan lang po sa umaga. Diba? Looking for part-time / extra income. Walang job. Okay? 2 to 3 hours a day. Earn 10 to 15,000 per month. Parang ganun. Contact. Pwede kang magawa ng ganun sticker. Okay? Tapos, may mag-inquire sa'yo. O, diba? Pwede mo i-discuss dito. I-patinit mo. I-IBB mo. Diba? So, maraming way kung paano ka makapag-invite. Kailangan mo lang talagang simulan. And then, check kung saan ka-effective and you focus doon kung saan ka-effective. Okay? Ayan. So, any idea pa kung paano ka makapag-invite sa business natin? Wala? Wala gusto mag-share? Ayan. Next natin is, yan, continue natin. Ayan. Proper prospect mindset. Prospect is aware that a business opportunity will be discussed to them. As I sabi dito, no to kidnap approach. Mas maganda may idea talaga siya. Okay, maraming way kung paano ma-invite, pero mas maganda may idea siya sa pag-usapan nyo. And then, sabi dito, don't give up. The start is always the hardest. Normal lang po sa isang bagay, kapag ka first time mong gawin, medyo mahirap. Tama? Halimbawa, first time mong magbisikleta. Di ba, ang first time mo magbisikleta, dire-diretso ka pa, hindi mo pala paano mag-preno, bumabangga ka sa poste, di ba, nagagasgasan ka. So, pero ngayon, kahit nakaminsan, one hand, wala ng kamay, di ba, nakapagbisikleta ka. Nakarelate? Yes. Di ba, pagsulat. Di ba, sa pagsulat mo una, nung bata ka, balikan mo. Nung bata ka, sobrang hirap-hirap pa magsulat, hindi mo kaya magsulat. Pero ngayon, kaya-kaya mo. So, lahat mo ng bagay, tandaan nyo, sa umpisa lang po yan yung hirap. Huwag kang iinto, kasi pag na-master mo po yung ginagawa mo, sisiw na lang po sa'yo yan.
para magiging kumbaga part na ng ano mo yan, subconscious mind mo. Pag sinabing subconscious mind, yun yung mga bagay na hindi mo na kailangan pag-isipan. Sample po, pag kising mo sa kama, sa umaga, hindi mo na kailangan pag-isipan ano ba yung una kong ibababa. Kamay ba, ulo ba, o paa? Ano po yung unang mababa? Meron po mga 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 kasi nasa subconscious mind mo ng pag-gising mo o paa. Parang ganun sa negosyo natin. Kailangan yung pag-network, mapasok mo sa subconscious mind mo kung paano mo siya gagawin. Para hindi mo na kailangan pag-isipan, gawin mo lang ng gawin na mastermind siya. Momentum na ngayon yung mabibuild mo dyan. Ngayon, okay, pag-usapan natin yung perfect venue pag nag-invite. Ano po yung perfect venue? Actually, wala din namang perfect na venue. Pero, ang pinakakailangan mo lang dyan is yung tahimik na place kung saan pwede kayo makapag-usap. Sample, coffee shop. Diba? Sa coffee shop, usually dyan po nagtatransak ang mga negosyante. Business talks lang. Diba? Pero pipiliin mo din. Kasi may mga coffee shop na tinambayan na ng mga estudyante. Ang ingay, diba? So, kumbaga, piliin mo din kung saan time. We don't recommend restaurant pag set ng appointment. Bakit? Kasi naka-mindset yung tao kakain. O kaya, pwede naman restaurant pero after kumain. After na mag-talk, tsaka kakain. Tama po? Para hindi muna nakafocus dun sa food. Tapos, or kaya galing mo sa office, at least dito wala kang babayaran, tama? Mas less pa yung gastos mo. Hindi ka lang, may nagbabayad po ba dito sa aircon? Sa speaker, wala naman, di ba? Wala naman. So dito, libre lang. I-maximize po natin. Ang in-encourage sa mga mentors natin ngayon, habang ngayon bagong bukas yung kumpanya natin, centering muna po tayo. Centering meaning, dito muna tayo sa Metro Manila magpalaki ng network. As much as possible, yung transaction, kung kaya po dalhin dito, dalhin po natin. Okay? Ayan. So, so pagka ang invite nyo po is pang as executive, we recommend na table talk. Okay? One-on-one. Pagka naman ang invite nyo pang associate, pwede nyo po isama sa IPP. Okay? Ngayon, setting appointment with your mentor, this should be at least 1 to 2 days before the scheduled meeting. Kasi alam naman natin, yung apply natin, yung mentor natin, leader natin, marami din po yung schedule. Tama, marami din yung leaders. Ngayon, swerte mo kung ano na yan, talagang maraming oras pa yan sa'yo. Diba? Pero pag dumating yung time na lumaki na yung grupo niyan, kailangan na talaga matuto ka na din. Okay? So ngayon, dito, pag nagsiset ka, at least ipapabook mo siya, send a complete details based from the message format, i-write po yung message format. Halimbawa, nag-invite ka at aming naset yung appointment, i-text mo na yung apply mo or yung mentor mo kung ano yung pangalan. Para at least ma-idea na siya kung sino yung kakausapin niya, anong pangalan ng kakausapin niya. Ano yung background? Yung age? Mas malakas pala dito. Background, paano na-invite? Yan, third party approach ba? Marami ba eh, paano na-invite? Pwede mo sabihin dyan, cold market ba or warm market, pwede mo na sabihin. Tapos, ano na nasabi mo? Date and time. Okay, date, kung kailan, tsaka time. Pwede tanong mo muna, mentor, free ka po ba ng ganitong araw, ganitong oras? So, sabi niya, okay, sige po, pwede po ba magpaset sa office, ganitong oras? Yung venue din, pwede mo rin ilagay. So, ito po yung text message. So, sa lahat po ng mga tao nandito at nag-set kayo, halimbawa, nagpaset kayo ng, sa apply niyo ng presentation, in-expect na po ng apply niyan. Okay? Yung text na yan. Okay? So, para at least may idea na po siya. Okay, next natin. Ayan. Be an excellent bridge. Makasabi nga po, be an excellent bridge. Yes! Meron po tayong tinatawag na yan, rule. Pag sinabing rule, batas, hindi pwedeng baliin. Okay? ABC rule po, ibig sabihin nun, A stands for advisor, o yung mentor mo, apply mo. B stands for bridge, C for client. So ikaw, ang role mo, ito ka. This is you, yung bridge. Ngayon, si advisor at si client hindi magkakilala, tama? Okay, so ang goal mo, ipapakilala mo si advisor kay client. Ang tawag po doon, T-up. Pakisabi nga po, T-up. T-up. Okay, yun yung term natin. Pag sinabing T-up, ibig sabihin na bridge mo siya, na build up mo siya. Bakit kailangan mong gawin yung T-up? Kasi syempre, tendency, pag nag-invite ka at hindi niya naman kakilala kung ano background, hindi naman siya makikinig basta-basta. Anong credibility ng tao na yun, ba't ako makikinig siya? So ang role mo is kailangan maging good bridge ka dun sa client mo at sa advisor mo. So, sample po ng ano, ng
kailangan ko lang ng representative dito eh, para at least mas madali ko sa inyo ma-impart ko ano ba yung ABC rule. So tawagin ko lang si mentor, yan, si ma'am. yan, yun po. Opo. Ayan. Marge, oh, si Marjorie. Ayan. Palapa naman si mentor Marjorie. Marjorie po natin yan. Tapos, hindi, kayo lang pong tatlong magaganda. Punta po kayo dito. Sige po. Halin po kayo. Ayan. So, palapaan po natin yung mga leaders po natin, mentors natin. So, sila yung magpapaintindi sa atin kung ano ba yung ABC rule na tinatawag natin. Okay? So, ito yung sample. Ito sample si... Ito si Bridge. Okay, ito si Bridge. Ito si Advisor. Tapos ito naman si Client. Okay. Sige, wait lang. Akpan lang natin ito pati kayo masigaw. Okay. Magkakilala naman kayo, di ba? Magkakagroup kayo. Okay. So, ano ba yung ABC rule? Paano ba siya ginagawa? So, sino nga yung ano, Bridge? Ito si Client. So, ito naman si Advisor. So, dito ka, Client. Ayan. Okay. So, pag nagtitiat ka daw po, kailangan hindi po sa harapan ni advisor. Hindi ang harapan ni client. So, kailangan, halimbawa, nasa kotse si upline, si advisor. Halimbawa, nasa, papunta pa lang, nag-commute pa lang, papunta pa lang sa destination. Ngayon, kailangan si Bridge matiap na kay client yung magpepresent. Paano ba magtiap sa pot? Eh, dyan. Okay ka lang dyan. Nagpa-partner si KM, yung nakwento ko sa'yo, siya yung tumutulong sa akin dito sa business. Siya din yung nag-introduce sa akin ng business. Marami na itong taong natulungan. Tapos, siya din yung tutulong sa'yo. So, makinig ka mabuti mamaya sa kanya. Sure. Tapos, pagdating ni advisor, ano po yung sasabihin? Diba, dumating na siya. Amazing. Ah, dyan, ito po pala si M. M, si Jack po. Kaibigan ko from school. Ayan. So, tama ba yung ginawa nila? Yes. Yan pala pa naman natin, pero wait lang. Ay, wait lang. Para naman yung mali, yung ginagawa ng iba. May mali kasing ginagawa yung ibang nagbe-bridge. Ang ginagawa ni Barry Bridge, tinitiyak na si client kay advisor. Di ba? Wala dyan na si ano? Advisor, upline, or mentor. Ito pala yung client ko. Doktora to, dami connection. Kailangan galingan mo, ha? Kailangan makuha natin ito. Di ba? Doon makinig lang po kayo, magaling din po yan. Ayun po yung ano na. Di ba? So, ang tinitiyak sino? Si client. Mali po yun. Bakit? Si client ba yung si advisor ba kailangan papilinin? Hindi, di ba? Dapat si client. So, kailangan na titiap mo si client. Pero, dapat pa titiap ka, hindi sa harapan. Bakit? Kasi pag titiap mo sa harapan, nung advisor, tsaka nung client magkaharap sila, parang scripted. Tama po? So, mas maganda, wala pa si advisor, natiap mo na siya. And then, at the same time, pwede mo rin yung gawin through text or through chat, kinabukasan, yung pala magpe-present sa'yo. Paano pala, halimbawa, yung apply ko, wala namang kotse, wala pang resulta. Pwede mo siyang itiap in a way na, pwede mo sabihin na, ito pala magpe-present sa'yo, isa to sa mga excellent mag-present ng negosyo. Siya yung tumutulong sa akin sa business. Yung mga sibilanggit niya, kahit walang kotse, basta tiniap mo nang mabuti, makikinig yun. Bakit? Kasi alam niya, napaka-important itong tao na to kung sa kanya. So, nag-gets niyo po. So, yun po, palapaan po natin yung mga sample kung paano ba yung tamang pag-tiniap. So, yun lang po yung pa-practice natin. Ganito po, may kakilala po ko sa ganitong industry. Hindi po siya magaling mag-talk, hindi po siya magaling mag-bridge, pero sobrang galing niya ka. Hindi siya magaling mag-talk, hindi siya magaling mag-ganong kagaling mag-present, pero sobrang galing niya mag-tiap. Alam mo, top earner siya. Sa tiap lang. Kasi yung tiap po, hindi naman kailangan na ano eh, hindi naman kailangan sa upline mo lang, tsaka ititiap yung upline mo. Pwede mo siyang itiap yung mga produkto. Diba? Alam mo ba yung product na yan? Grabe, nakakuha ng patay yan. Kasi diba? Alam mo kung paano i-tee-up yung product niya, paano i-tee-up yung company niya. Kailangan lahat. Kaya mo i-tee-up yung office. Grabe yung mga chandelier, no? Grabe yung mga okay, so, kailangan mag-practice natin yung tee-up. Okay? Then, ayan. Do not wait for a leader look in the mirror. It's you. Okay, sa negosyo na to, halimbawa, nag-invite ka na.
Pag-invite ka sa business natin, wala namang po nakalagay na letra A. Alas, hindi sabi ng alas. Diba, may dumadali, alas, invite ko yun. Tama? Paano mo malalaman yung alas mo? Invite ka lang ng invite. Para sample po sa Baraha, diba? Sa isang deck po ng Baraha, ng cards, meron po ilang? 52 cards, pieces, diba? Ngayon, parang bumubulot ka lang daw po ng Baraha, nag-invite ka. Wow, okay. Invite ka lang ng invite hanggang makuha ko yung alas. Misa may mapupulot ka, joker pala. Kala mo kung jo-join, hindi pala, no? Pinaasa ka lang. Okay lang, good ka lang ng bulot hanggang mapulot mo yung alas mo. Pag nabulot mo yung alas mo, good news, yun yung magpapayaman sa'yo na negosyo na to. Sino dito excited na makabulot mong alas? Yung grabe, yung kipo sobrang galing mag-present, sobrang galing mag-invite, 10 feeds per day, di ba? Flash out ka na, kaya ka tawarin, pinag-flash out ka pa. Gusto mo na gano'n? Yes! Ang sabi dito, do not wait for a leader. Look in the mirror, it's you. It will start sa'yo. Okay? Kasi leaders are not born, they are made. Tama, wala pong pinanganak na magiging leader siya. Di ba? Ngayon, ang kailangan mo lang gawin dito, kung gusto mo daw ng leader na marunong mag-present, anong kailangan mong gawin? Kailangan ikaw mismo marunong mag-present. Gusto mo lang downline na nag-invite, sobrang lakas mag-invite. Dapat ikaw mismo nag-invite. Gusto mo ng leader, mati ng training. Sino dito yung mga inugat na, pero wala pang leaders? Kailangan ikaw mismo mati ka ng training para makita nila atin din sila. Tama? Okay, kasi it will start sa'yo. Kung ano yung puno, siya yung bunga. Naniniwala kayo doon? Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Okay? So, ganun lang po siya kasimple. And then, during the business presentation, there are three parts sa pagpe-present. Ito, applicable to sa table to. Okay? Ano, dalawa yung way ng pagpe-present natin. Isa ay BP, isa table to. Gets po? Okay. Mamaya po, pag-usapan natin yung IPP. Ano yung part na doon? Pag-usapan muna natin yung table talk. Sa table talk po, tatlo yung part niyan. Ang una po is introduction. Pangalawa is presentation. Pangatlo is closing. Sa introduction, usually po, nabibuild muna ng rapport. Pakisabi po, rapport. Rapport. Ano spell? R-A-P-P-O-R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 
kinorek ako nung apply ko, rapport yun. Sa iba naman, okay. So at least alam nyo na, no? Unfair eh. Dapat pinractice nyo muna. Okay, so build ka ng rapport. Ano meron dun sa rapport? Nag-build ka lang muna ng relationship. Kailangan mag-match kasi muna kayo. Para makinig siya sa'yo, para makuha mo yung loob niya, kailangan mag-match kayo. Paano kayo mag-match? Okay? Kailangan, hanap ka ng common ground. Okay? Sample, uy, nag-work pala siya. Uy, actually, nag-work din po ako dyan. Or may kakilala po ako nag-work dyan. Ganyan, di ba? Dapat yung may kakilala ka. Hindi naman yung kahit wala kang kilala. Kakilala ko sa ano? Si Colonel, lalo ang kakilala ko yun. Di ba? At least may kakilala. Para mag-match na lang, uy, ano to, okay to ah. Kung baga may common friends kami. Diba? So, match ka muna. Uy, nagbabasketball ka pala. Ako din nagbabasketball. Uy, mahilig ako maganyan. Diyan din ako gagawin. Parang ganun. Build ka ng rapport. Parang yung harap. Kasi ang tao, pag hindi ka kilala, meron yan wall of China eh. Diba? Kailangan mabasag muna yun. Paano mababasag yun? Kailangan mag-match muna kayo. Okay? Bago ka magkausap, common ground muna. You can use the form. Family, occupation, recreation, then message. Sa message, yung nasasabihin ko, ito po pala pe-present ko sa inyo, ganito, ganyan. At least nakabuild ka na ng rapport. Okay? So, yun yung unang unang ginagawa. May seating arrangement pa nagpe-present, kailangan katabi mo yung magpe-present si advisor. Okay? Tapos katabi niya si Chris, siya po si client. Hindi si client tsaka si Chris magkatabi. Tapos pagtutulungan niya advisor, tapos magtatanong ka pa, oh nga, paano nga pala yun? Saan ang discuss yun eh? Oo, wala mag-join sa invite mo kung ganun ka lagi. Diba? Kailangan, ikaw, tinutulungan mo si advisor na maklose yung team. Diba? So, ayun po yun. Kailangan build rapport, kwentuhan muna, the ratio is to make the conversation lighter, pag-aanin muna, establish rapport, and yung may existing business na po ba kayo? Yun yung mga usually, may existing business na po ba kayo? Or nag-work, dun muna mag-start yun eh. Tapos yung answer in a way that you're building up the company, ganyan, additional tip, pwede yung basahin yan. Okay? Next natin,
Okay. Introduction part, never start the business presentation right away, never build up the prospect to your mentor, never call them sir or ma'am, case to face to basis. Diba? Kasi baka mamaya, isipin nila, kailangan mo sila, or parang friend lang kayo. Okay? Ayun. Tapos, okay, okay na introduction. Okay? Okay na introduction. Nakapag-build na ng rapport. Like na yung conversation. Palagayan na kayo loob. Ngayon, punta na kayo dun sa presentation. Sa presentation, ang may part nito yung magpe-present. Okay? So, halimbawa, ikaw yung magpe-present. Ang goal lang nung nag-invite, sasabihin mo sa kanya, listen to your mentor attentively, agree to what your mentor is presenting. Yun lang yung kailangan mong gawin during the presentation. Ano yung mga don'ts natin? Don't ask question while your mentor is presenting. Kasi minsan, mas matanong pa yung nag-invite kesa sa in-invite. Oo, may mga ganun talaga hindi may iwasan eh. Diba? At least, kapag namanwan mo na siya, alam niya na mamaya na siya magtatanong kung hindi siya may naiintindihan. Okay? And then, don't text while your mentor is presenting. Minsan kasi, text tayo ng text, dami client, ganyan. Diba? Tapos, mamaya naisip ng client, makapag-text nga, baka meron nag-text na rin sa akin. So, mamaya, mawala yung, madidistract siya. Okay, sa presentation. Don't buggy too often, let your mentor discuss, yung i-agree from time to time. Meron kayo kakilala ganito? Diba, pa nagpe-present ka? May leader ka? Tapos sabihin niya, ay, oo nga pala, yun yung maganda dyan. Yung susunod dyan, may infinity commission. Tapos after niyan, meron pa yung pagkakaapat ka. Nandun pa na sa food court. Tapos nandun na siya, di ba? Ikaw na kayo mag-present. Di ba? So kailangan, don't buggy too often, let your mentor discuss, you may agree from time to time. Dapat din ka naman dun yung parang poste ka lang. Sa tuwa ka lang. Dapat nag-agree ka din kapag na, pag nagpatawa yung ano, yung speaker, tatawa ka din, di ba? Baka mamaya, ang dami lang patawa ng speaker, ikaw. Diba? Awkward eh, no? So, ayun. Don't eat full meals pag nasa restaurant, kain na kain, di ba mamaya, maingit yung client, di ba? So, ayan, don't take pictures during the presentation. Ayan, ang dami nito. You may take pictures, ano daw? After. Okay, mag-start na po pala yung business. Mag-weirdo yung client mo, meron dito, documenting the order to data. So, pwede ka mag-take ng pictures pag hindi na nakakalikod, di ba? ATM, gano'n. Hindi yung kuha ng ATM. Ito po, ati, sa'yo na. Pwede mong gawin yun pag nag-sign up na, after na, di ba? Para hindi naman kumang, alam mo yun. Okay. Then, ano yung una? Introduction. Ano yung pangalawang part? Presentation. Ano yung pangatlo, which is the very important, closing. Dito, para ka lang nagpa-basketball. Sa basketball, kahit gano'ng magaling mag-exhibition, mag-triple, kung wala ka na shoot, walang points. Para dito kahit gano'ng magaling mo mag-invite, kung wala ka naman ako close deal, wala ka na papapayin, okay lang din. Okay? Bakit kasi nagpa-practice ka? Diba? Kung magaling ka, natututo ka sa mga pagkakamali mo na nagawa mo na first talk, second talk. Pero ang goal mo talaga is ma-close mo yung deal. Isa sa mga way para ma-close mo yung deal, kailangan alam mo yung mga techniques paano ma-close yun. Dito, tulungan to. Yung nag-refer, yung bridge, saka yung advisor, magtutulungan siya ma-close yung deal to the client. Paano yun? Kailangan ikaw, sabi dito, help your mentor in closing the deal. Don't let your mentor close it alone as he or she will already say pushy. Kasi siya na ngayon nag-present, siya pa yung mag-close. Pushy na siya masyado. Dapat dito, pagdating dito, tutulungan mo na. Halimbawa, tapos na yung presentation. Tutulungan mo na ngayon siya. Ngayon, ito yung mga sample ng tips kung paano mo mag-close yung iyong client after mo na to. Okay, sige. Pakita natin yung next slide. Ayan, closing tips, ito po siya. Ano po yung una? Spillover or one leg closing. Familiar naman po kayo ng binary system natin is one na control lang. Di ba po? May naka 2 heads po ba dito? 3 heads? Wala, di ba? Wala control lang tayo dito. So given, pag ikaw nakadalawa ka na, yung sobrang mong referral, yung pangatlo, saan mapupunta? Sa ibaba. So kung siya, yung susunod mo, sa ibaba ulit. Kung siya makakapasok na sa system, yung susunod mo ka mo may invite, possible mapunta sa ilalim niya. Tama? So kayo yung points nun, kung 250 points yun, copper yun, 500 points silver, maiipon na maiipon, papasok din sa account niya. Tama po? Ngayon, ang gagawin mo, preparing mo na lang, hindi po kailangan mag-direct muna siya doon ng isa. Tama? Kahit isa lang para ma-activate yung points. Diba? So magpapatupad din siya. Kaya napakaganda nga yung system natin eh. Kasi kahit sobrang dami mo ng downline dito, kung wala ka pang direct dyan, hindi mo po pakilabangan yun. Tama? Magpapato ka pa rin sa pinakilalim kayo. Nasa ibaba, siguradong malalagyan din. Tama po? So, ganun din. Maglalagyan din kaya pahaba ng pahaba talaga yung system natin. So, ngayon,
pwede mo sabihin yun, na yung sistema po natin, one account to lang. Pag nakadalawa po kami, which is, kung may dalawa ka na, pwede mo sabihin. Yung sobra po, pwede pong mailagay sa'yo. So ngayon, sisingit si Bridge. Oo nga, naalala mo yung kabatchmate natin, naalala mo yung kumari natin, si ano, kakausapin ko yun, pwede ko ilagay sa ilalim yun pag nauna ka. Diba? Tapos tanongin mo, oh, diba nagusto mo na may system? Anong gusto mo? Nasa taas o nasa baba? Siyempre, sabi mo sa taas, diba, mag-join na rin naman siya. Mas maganda, mauna na siya para at least yung mga points na mapasok ni referral, pasok na sa kanya. From that case, magmamadali siya mag-join kasi nakita niya yung sense of urgency na kailangan siya mag-avail. Kahit hindi pa siya ready mag-franchise, mag-avail siya. Bakit? Kasi nakita niya yung benefit. Okay? So, pwede mo sabihin yun. Cut off privilege natin. Pwede mo sabihin dito, weekly ang payout. Ang cut off is Tuesday to Monday. Mag-start ka ngayon, Tuesday ngayon. Pwede ka mag-invite bukas, Wednesday. Thursday, Friday, Saturday. Pag may nag-pay, until Monday, may check ka na sa Friday. Pag naka-apat ka, manipak ka na. Parang ganun. Diba? So pwede mo sabihin yung cut off natin. And then, pwede mo rin sabihin credit card. Okay, yung credit card. Halimbawa, ay, maganda yung negosyo, kaso wala naman akong pera, wala akong savings. O kung may card ka ba dyan, or may kakilala ka ng credit card, pwede natin i-swipe yan. Pwede natin i-defer payment yan sa bank para makapasok ka sa system natin. Kasi importante dito, makaposisyon ka. Okay? And then, pwede rin down payment and reservation. Pwede niya i-down sa IM Worldwide para at least naka-reserve na siya, no? Non-refundable, okay? Tapos, reality talks. Pwede mo rin sabihin yung reality talks mo. Pwede mo sabihin bakit ka nag-join, bakit ka nag-decide. Pwede mo ikwento yun yung mga testimony mo kung bakit ka nag-join. Testimonials ng ibang tao. Ayun nga po, negative din po yung example. May partner siya. Kinukwento ko lagi, ito po isang leader din, si Clear Financial. Negative po yung partner nito. Diba? Ayaw po sa ganito. Pero since nakita po ng boyfriend niya na talagang gustong-gusto niya yung negosyo, wala lang siyang pang-capital, pinairan po siya ng boyfriend ng card niya. Parang ganun lang din po dito. Kung sa tingin nyo, gustong-gusto yung negosyo, pakita nyo lang sa partner nyo na talaga seryoso po kayo para tulungan din po kayo makaspark sa ganito business. Pwede mo i-share yung testimony ng iba. Pwede mo sabihin, oy, teacher siya. Ito nga po, may teacher din ginagawa yung business. Student siya, may student din po ginagawa yung business eh. Para at least makarelate siya. And then, reality. Limbawa, pag hindi mo ito ginawa, diba, tuloy-tuloy lang kami. Diba? Sayang naman pag di mo pa sinimulan. Possible kasi yung kakilala natin, ma-invite ko. Diba? Mas maganda kung sana ikaw na yung nakausap ko, ikaw na yung mauna para at least referral mo na lang din sila. Okay? Then, maraming way. Okay? Maraming way, basta tanda nila, pag-closing, people don't care how much they know, how much you know until they know how much you care. So, puro benefit niya sa closing. Bakit kailangan niya mag-start? Diba? Hindi dahil sa gusto mong tsumerke. Dito, sige, back natin yung bago yan. Eto, tandaan nyo lang, be confident in pushing the prospect to sign up. Dapat confident ka. Dapat excited ka. Diba, sa negosyo na to, kailangan meron kang enthusiasm. Diba, kailangan excited ka lagi kasi ma-feel yan na kausap mo kung excited ka sa ginagawa mo. Tanong, excited po ba kayo sa ginagawa nyo? Yes! Hindi ko ma-feel, excited ba kayo? Yes! Excited ba kayo sa March magkaroon ng bagong kotse? Yes! Excited ba kayo sa March ma-awardan ng million na cheque? Yes! Excited ba kayo magkapag-travel sa Hong Kong next month? Yes! O diba, makikita yan ang kausap mo, excitement mo, dapat hindi yan mawawala. From day one, hanggang ginagawa mo yung negosyo, dapat hindi mawawala yung excitement na yan. Okay? Dapat, lagi mong thinking dito, lagi ka lang bagong join. Bagong join ka lang. Excitement mo nung bagong pasok mo sa business, dapat hindi mawawala. Okay? Ngayon, your mindset dito sa ginagawa mo, excited ka kasi papakitain mo siya. Alam mo na pwede siyang kumita sa negosyo na to, mabago din yung takbo ng buhay niya. So, kapag yun yung mindset mo, para sa kanya, tutulungan mo siya, mapifeel niya yun. Diba? At least ikaw din, hindi mo rin mapifeel na pinagkakitaan mo siya kasi alam mo, tulong mo, tinutulungan mo siya. Okay? Versus preparahan mo siya. Okay? Naintindihan po? Yes! Ayan. So, next natin. Ayan. Ito naman, mabilis lang din naman to. Learn the business fast. Okay? Kailangan matuto ka mag-encode as soon as possible. Sino dito marunong mag-encode ng pay-in niya? Ayan. So, sa mga hindi pa po marunong mag-encode ng pay-in niya, kailangan niyo na po matutunan yan. Napakadali na lang mag-encode ngayon. Read the law of leverage book. Sino po dito alam po yung leverage law of leverage book? Yan po yung Bible of a Networker.
Diba? Kung nandiyan lahat ng mga basic principles bakit mo kailangan mag-network, there are a lot of stories na pwede mong i-share sa team mo at sa kinakausap mo, mas lalo kang magiging makapag sa negosyo na ito. So, I suggest sa mga hindi pa nakabasa ng book ngayon, kung ibabasahin kayo ng book, doon nyo muna umpisahan. Law of Marriage. And then, watch our YouTube online trainings. Diba po yung mga trainings natin, minsan diba naka-upload, yung mga business presentation naka-upload, pwede nyo pakinggan yun. Diba, wala burnout ka, search mo lang yung mga testimonies, search mo lang yung mga events, panoorin mo ng panoorin para mas lalo kang sa ginagawa nating business. Okay, para ako po, sample, sa Spotify, meron ako nung finalo na success and motivation. Every time, every, alibawa, morning, pag wala sa condo, walang masyadong narinig, di ba nakabingi yung katahimikan? Okay? So, pwede piniplay ko siya lagi. Sa malakas speaker, napapakinggan ko siya lagi. May parang naka-deep brain, alam mo yun, yung may nagko-coach sa'yo. May nagme-mentor sa'yo, may nagigigil sa'yo. So, ayun, pwede nyo po yung gawin. And then, pwede kayo. Basta, lagi nyo lang, kung ano po yung pinapakinggan nyo, sabi nga nila, faith comes from hearing. Okay, kailangan kasi may faith ka sa negosyo na to. Yung faith is something na naniniwala ka pero hindi mo pa nakikita. Okay? Meron kang nakikita na hindi pa nangyayari. Parang ganun. So, paano kung magkakaroon ng faith comes from hearing? Kung ano lagi mo napapakinggan, kung sino lagi mo sinasamahan, tama? Kasi environment will shape you. Sa ayon sa gusto mo, kung kayo nung kasumasama, magiging yun ka. Sample na lang sa school. Sumama ka sa taong nagyoyosi, matututo ka mag-yosi. Sumama ka sa mga babaeng maarte, magiging maarte ka na rin. O sumama ka sa mga classmate mo sosyal, magiging sosyal ka din. Sumama ka sa mga classmate mong madasali, magiging masasigil. So, kung sa hindi mo ka pumupunta, sumasama, magiging yun ka. Sa kahit sa gusto mo, ma-attract mo kung anong meron sila. Kaya napakaganda sa negosyo natin, pag lagi ka nandito sa office. Diba? Pag nasa office ka, ano mararamdaman mo? Puro encouragement, puro motivation, puro pangarap, baliwan. So parang ano kayo, na-excite ka araw-araw, nabuboost ka lagi. So yun napaka-importante na lagi ka lang dito sa environment na to. Right environment. Diba? So, ganun lang din siya. Tapos, be aggressive in learning and doing the business. Dapat, ang mindset mo, you work to learn. Okay? You work to learn, not to earn. Kasi yung earnings, given yan. Pag natutunan mo kung paano yung proseso. Diba sabi nga ni may isang multimillionaire sabi, when you were young, work to learn, not to earn. Kasi doon ka sa mga experience mo matututo. Okay? Doon sa mga pagkakamali mo, doon ka magiging strong. Okay? Yun yung magiging motivation mo na, ay, hindi ko na ito ulitin. Diba? Ayaw mo nang mangyari yung ganito. Okay? And then, ayan, become a product of our products. Kailangan siyempre, kailangan experience mo rin yung produkto bago ka mag-alok, pwede mo sabihin, uy, masarap ba yung ano nyo, yung barley nyo? Oo, masarap. Pwede mo natitikman. Diba? So, kailangan matry mo muna siya. Nakakaputi ba yung coffee? Oo. Nakakalinis siya ng liver. Ano sabihin nyo? Okay. Oo. Pwede naman, diba? Yung naman purpose nun eh, diba? So, kailangan itry mo siya kasi hindi ka makikin confident kung ikaw mismo, hindi mo siya nasubukan. Next natin, ayan, we become a product of our products. Ayan, build a list of contacts and referrals. Allocate product samplers. At least may pang-sampler ka sa mga clients mo, sa mga prospect mo. Become a mover. Paano ka magiging mover? At least meron kang two directs. Isa sa left, isa sa right. Kailangan may left, may right. Okay, mover ka na. Next is become a mover maker. Paano ka naman magiging mover maker? Yung dalawa mo, isa sa left, isa sa right, nakapag-refer na din sila na? Dalawa. Left nila, meaning, naka-mover na din sila. Di ba, naging mover ka kasi may dalawa ka na left and right? Tapos, sila, nakapag-dalawa na din, meaning naging mover na din sila. Ang tawag sa'yo, mover maker. Okay? Next natin, official hand sign. Alam niyo na po yung meaning ng B-sign. Oh, kasi iba ba sa visa, eh, basta po, nakikita ko sa mga ganito eh. Diba? Gaya lang natin. Ibig sabihin yan, yung heart, nakatapat sa heart, ibig sabihin yan, trust in the Lord with all your heart. Okay, number one, ibig sabihin nun, always aim to be the best. Okay, never settle for less. And then yung B for big time lifestyle. And then, finger pointing up, kasi always for His glory. Baga to God be the glory. Ayun, so yun po yung ibig sabihin ng B sign natin. Okay, next natin,
Ayan. Ayan, mapanyahal. Tapos yan, ganyan siya 6'9". Ayan, next is, ayan, shadowing. Getting a mentor is the shortcut to success. Sa business school na to, napakaganda kapag ikaw may willingness ka na matuto at may willingness ka mapatuto, magpaturo. Kasi napakadali pong turuan ng taong willing magpaturo at napakahirap tulungan ng taong hindi willing magpatulong. Okay? So sa negosyo po natin na to, ang pinakakailangan nyo lang pong gawin, willingness. Diba? Willingness lang po na kung ano po yung sinasabi sa inyo ng tao na invite sa inyo, sundin nyo lang. Always have an yes upline attitude. Kasi tanda nyo yung upline nyo, wala kong ituturo mali sa inyo. Diba? Bakit? Kasi kapag ikaw nag-success sa negosyo, damay siya. Diba? Pag ikaw nag-fail sa negosyo, damay din siya. So ang goal mo lang dito, makinig ka lang ng mabuti sa mga tao na invite sa inyo. Hindi po kayo papahamak niya. Gawin nyo lang. Pag sinabi na upline nyo, mag-invite ka, invite ka. Okay? Sinabi na upline mo, umatid ka ng training, ano sagot mo? Yes, upline. Bawal lang no upline. Diba? Mainit no upline. Diba? Umuulan, may baha. Dapat always, yes upline. Sinabi no upline mo, iti-up mo ko, ano sagot? Oh, yes, apply. Para pag sinabi mo na, sinabi nung apply mo, mag-invite ka. Yes. Mag-present ka. Yes. Yes, apply. Bakit? Kasi hindi yan sasabihin sa iyo, hindi para sa iyo yan. Okay? Lagi mo lang tatandaan dito, mga magulang, ang apply mo para magulang mo din. Okay? And then lastly, syempre, kung naniniwala ka sa apply mo, dapat ikaw mismo naniniwala ka din sa mga taong na-invite mo. Believe in your downlines, believe in your leaders 100% kasi sila yung makakasama mo sa negosyo. You must have to be the visionary leader. Ibig sabihin ng visionary leader, meron kang nakikita sa mga tao mo na hindi pa nila nakikita. Okay? Dapat ikaw din mismo, pinapaniwalaan mo. Hindi mo lang sinasabi, pinapaniwalaan mo. Okay? Example, yan si Paul. Bago kong direct, 18 years old. Nakikita ko, pagdating niya ng 19, may brand new car yan. Diba? Kailangan ganun ka din sa mga leaders mo. May nakikita ka na sa kanila na hindi nila nakikita. That can, iba kasi yung feeling nun eh, pag may tao naniniwala sa'yo. Diba? Mas lalo kang gaganahan eh. So dapat ganun ka din sa mga leaders mo. Okay? Don't bad talk your upline, don't bad talk your downlines. Diba? So parang naalala ko lang, way back 5 years ago, sinabihan ako ni President AM. Bago pa lang ako nag 15 years old, sabi niya sa akin, alam mo, magiging milyonaryo ka sa negosyo na to. Alam mo, pinaniwalaan ko lang yon. At the age of 17, I got my first million sa ganitong industry. So, talagang kailangan mo lang dito, tiwala lang. Okay? Huwag na huwag kang mawala ng pag-asa sa ginagawa mo. Darating yung mga failures, darating yung mga rejection. Pero kapag tuloy-tuloy mo lang siyang ginagawa, finish line ang mapupunta mo. Last, okay? Familiar po kayo sa yung sa takbuhan, ang tawag nga doon? Race track? Rat race? Ano yun? ESPI yun ah. Yung oval, familiar din sa oval. Okay? Di ba yun din na track field? Ayan. Okay. So sa track field, di ba meron yung finish line? Ayan, drawing ko para ma-visualize yung iba. O kasi yun. Sa track field, kanya-kanyang linya yan. Tama? Pero ang ending niyan, finish line. Okay? Ito yung start. Dito magsisimula. Sa negosyo na to, na ginagawa natin, nagkakataon po na may mga taong mas nauuna sa finish line nila. Ibig sabihin, mas nauuna ang magkaroon ng resulta. Diba? Meron namang mga mababagan, pero pag tinuloy-tuloy, finish line pa rin. Tama po? Yes! Ang pinaka, ano lang yan, ang pinaka kailangan mo lang gawin dyan, huwag ka lang hihinto. Okay? Huwag ka lang hihinto. Kasi pag huminto ka, hindi ka makapunta dito. Pag nag-quit ka, bumalik ka, diba nasa gitna ka na, malapit ka na eh. Sabi nung apply mo, malapit ka na makakosya, tuloy-tuloy mo lang. Eh, nakaramdam ka ng hirap. Kinuha mo, ay, balik na lang ako sa work, wala mangyari sa akin dyan. Ito na lang, oh, kalahati na lang, malapit na, yung distance pabalik, yung distance papunta, same na lang, bumalik ka pa. Diba? Sino natalo? Ikaw. So, gagawin mo lang, normal na may mga mas nauuna, normal na may mga babagal, pero pag tinuloy-tuloy mo yung ginagawa nating business, yung success, yung finish line, doon tayo lahat papunta. Kaya excited na po ako, 2 to 3 years from now, magkakaroon ng mga bagong millionaire sa kanyang buhay. 2 to 3 years from now, may mga bagong sports car, luxury car kayo makikita dyan sa baba.
2 to 3 years from now, Luzon, Visayas, Mindanao, merong trainings, may IDP. You have to see that. At para makita mo yun, kailangan huwag kang hito. Sumabay ka. Diba? So yun lang po, and thank you and God bless you all.